Kala ko okay na yung laban ni Kit Thurman at saka ni Terence Crawford. Sayang, isa pa naman sa kumbaga laban na gusto kong makita. Pero pare, nagwala itong si Kit Thurman at talagang nagalit dito kay Bob Arum. Pakita, panoodin lang natin ng konti itong sinabi niya dito, ha. You want a cheap ass fight? I'll punch you in your free. How about that? I'm gonna snap on Bob real quick. Bob, you a piece of You one of the worst fucking promoters in the game. Okay? All of your great fighters left your ass. Oscar De La Hoya left your ass. Floyd Mayweather left your ass. Manny Pacquiao left your ass. Am I missing anybody? Shoot. Crawford, he about to leave your ass. He about to leave your ass. Look, man. Okay, all right. That's it muna. At grabe. Yung mga binitawan na salita ni Kit Thurman. Mag-react tayo. Pag-usapan natin kung posible pa bang matuloy ito. Bakit ba nagalit itong si Kit Thurman? At kung sakaling matuloy ang laban nila, sino ba talaga lamang dito sa dalawang boksingero na magaling sa welterweight ngayon? Okay? Ako po si Pao Salud ng Powcast Sports at simulan na natin ang usapan, syempre. Powcast Sports. Ba't nga ba nagalit itong si Kit Thurman kay Bob Arum at tingnan mo yung itsura niya dito. Grabe, oh. Galit na galit talaga, no? Anyway, nagalit siya dahil binabarat siya ni Bob Arum. At parang hindi lang naman siya yung binabarat. Parang andami na boksingero na nababalitaan na binabarat ni Bob Arum. Bakit nga ba siya nababarat ng boksingero ngayon, sa panahon ng COVID? New normal. Ito na ba yung new normal na offering na ni Bob Arum na tuloy? hindi natutuloy yung mga laban na gusto nating makita. At isa na dyan yung laban po ni Kit Thurman sana at ni Crawford. Consolation prize. Kasi alam na natin yung Pacquiao versus Crawford. Parang malabo na rin. Ano? Parang wala na sa listahan dahil... kung yung 10 million hindi mapagbigyan kay Kit Thurman, paano pa kung si Pacquiao? Siyempre, dapat mas malaki kung si Pacquiao ang kakalabanin. So, malabo na yan. Scratch up na. Ibig sabihin, pag malabo, talaga baka hindi na mangyari. Pero who knows, di ba? Baka may biglang magbigay ng pera. Hindi natin alam yan. Ngayon, itong labang kay Kit Thurman, ang balita natin, na balibalita, 10 million yung hinihingi ni Kit Thurman. At sabi ni Bob Arum, kahit 5 million yan, hindi kita mabibigyan. Ay, ganun. Kaya tuloy, ito na naman tayo back on the scratch. At mukhang, actually, ang pinakakawawa dito, tingin ko, ay itong si Terence Crawford. Kasi si Terence Crawford, of course, magaling na boksingero si Terence Crawford. Pero there's a lot of question dahil sabi ko nga, at parang alam nyo rin ito, kung boksingero ka at magaling ka, you know, magiging legendary ka or mas makikilala ka kung meron kang magandang kalaban or magandang dance partner. So far, sa career po nito ni Terence Crawford, parang questionable, lalo na sa welterweight division. Kaya nga may balita pa, ito ay balita pa na baka bumaba na lang ng division itong si Terence Crawford para at least makalaban siya ng medyo... Alam mo yun, okay. Pero yun lang kung kaya niya pa bumaba sa 140 or 135 Mikey Garcia daw. Alam mo, ang laking problema nito ngayon sa atin dahil sayang. Well, so, I'm not saying malaking problema. I'm saying just sayang, no? Yung mga big fights na yan. So, posible na matapos ang karera nito ni Terence Crawford na ganun. Hindi siya makalaban ng PBC fighter kasi fighters kasi sinabihan na siya ni Kit Thurman eh. Hindi mo kayang i-afford ang mga PBC fighter. So, sina Errol Spence po yan. Halos lahat actually sa welterweight si PBC fighter. Sina Manny Pacquiao. So, ano nga yung gagawin nito ni Crawford? Well, depensa na naman. Someone na hindi masyado kilala. Pero pag-usapan na rin natin just in case. Baka sakaling may himala. At tinignan ko sa box rec yung itong dalawa.
ito po yung what if maglaban yung dalawa. So, kung titingnan natin dito sa box rec, ito pong si Keith Thurman, 26% against 74%. Now, for most of us, ako, kay tingin ko kay Thurman ako dito eh. Pero syempre, para sa akin, konti lang lamado si Keith Thurman. Para sa akin ha. Pero Terence Crawford, ang lamang na lamang based on statistics and based because he's an undefeated fighter. Wala pa talagang nakakatalo kay Thurman. 37-0, mas maraming laban. But, you know, it's statistics lang ito. Ito po yung mga huling laban nila. Kung titignan mo yung anim na huling laban ni Keith Thurman, Manny Pacquiao, Jose Cito Lopez, Danny Garcia, Sean Porter, Luis Collazo, Robert Guerrero. Ikumpara mo yan sa mga nakalaban ni nito ni Crawford. Kell Brook, Cavaliascus, Amir Khan, Jose Benavides, Junior Jeff Horn, at Julius Indongo. Well, okay naman yung mga kalaban nila, pero syempre, sa welterweight division, eh mas magaganda yung mga nakalaban ni Keith Thurman. Meaning, mas maganda po ang resume nito ni Keith Thurman kaysa dito kay Terence Crawford. Kaya naman, siguro may karapatan naman siguro si Keith Thurman na mag-demand ng magandang halaga. Ang problema lang, hindi natin alam kung ano yung too much, hindi natin alam kung ano yung mataas, kung ano yung mababa. Yung 10 million ba ay mataas o tama lang? Ang nakakaalam lang dyan ay yung promoters. Siyempre, ang promoters nagpo-promote para kumita rin ng pera for the entertainment of course ng mga boxing fans. Pero siyempre, kung ibibigay mo lahat ng kita mo, yung 10 million mo, ano pang mapupunta kay Babarum? Ang sa akin lang, ito lang yung masasabi ko dito ha. This is a problem that has been going on for a while right now, especially sa mga top rank fighting a PBC fighter. Parang it's very rare that's happening right now, especially against two superstars, and it will be much rarer right now dahil po sa pandemic at sa COVID situation that kumbaga ay nakapagpababa ng dapat kinikita ng mga promotion. At hindi mo rin masisisi si Bob Arum, syempre is also protecting his interest. So, ang ending nito, ang kakalabasan nito those PBC fighters will have to fight each other. At okay naman sila, marami naman mga sikat doon na welterweight. But yung top rank, yung Crawford, he's gonna be left to play alone by himself, unfortunately. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ano ang dapat gawin? Dapat ba itong si Terence Crawford at saka si Keith Thurman pumayag ng mas mababang halaga? O dapat ba talagang taasan ni Bob Arum? Or ito kayang si Crawford? Siguro, dapat ba na siya ay umalis na kay Bob Arum para makalaban niya yung mga PBC fighters? Yan po ang tanong na dapat sagutin natin o dapat natin hintayin. Okay, ako po si Pao Salud ng Powcast Sports. Salamat po sa pakipagkwentuhan sa akin. Ito po ang aking komentaryo at sana po lagi-lagi tayong magkwentuhan. Salamat and see you again.